Okay, good morning mga boss. Welcome ulit sa ating maliit na channel, okay? Meron tayong Isuzu Altera. Ang issue ng ating kliyente rito mga boss, hindi ganun kalamig sa tanghali. Pag binubuhusan yung condenser, saka lang daw nagre-response ng maganda yung lamig. So, sigurado may high pressure itong ating Isuzu na to. Okay, mga boss, na-i-flashing na raw nung dating gumawa. So, yun ang sabi ng kliyente sa atin. Mga ilang months pa lang, so na i-flashing na, nagpalit na rin siguro ng bulb sa dryer, sabi nung may-ari, yung filter bago eh. So ngayon mga boss, dahil nagawa na nila yung pwede natin gawin na isang paraan o isang pwedeng remedyo para matanggal ang ating high pressure, so ang gagawin naman natin ngayon, hindi na, papapalitan na natin ang condenser, no? Hindi dahil kailangan nating magpapalit agad, no, mga boss, na hindi natin gagawin yung ating trabaho na parang remedyuhan. Pero ang nangyari, syempre, nagawa na nila yon, so hindi na natin kailangan pang gawin ulit. Dahil ang nakikita ko pagka ganun, na pagka na-flashing na natin at mayroon pa rin ganun eksena, o may ganun pa rin problema, wala na yung condenser talaga, hindi na matanggal-tanggal yung mga nakabara doon sa ating system na yun, no? So magpapalit tayo ng condenser, yung compressor, pinag-aaralan pa, pero mukhang papapalitan na rin ni bossing, no? So mas maganda yun mga boss, para hindi na tayo magpabalik-balik, no? May mga pagkakataon lang din talaga na kailangan nating magtipid, at kung meron namang budget mga boss na para hindi na magpaulit-ulit ang isang trabaho, at boundary naman na yung ating mga pyesa na talagang kailangan ng palitan, mas mainam kung palitan na natin ng panibago, no? O yun lang muna, Altera natin mga boss, yun ang ginagawa natin ngayong araw, no? Okay? Okay mga boss, kagaya na pag-usapan namin, pati compressor, papalitan na niya. Ayan na yung compressor natin. Yung ating evaporator, pinubuo na lang, i-flashing na yan. Okay, condenser, ito na, nakakabit na. Pati yung ating auxiliary fan. So, hindi ito yung original fan, pero pwede naman na kaysa wala, no? So dagdag tulong din yan para sa ating condenser. Okay, yun na lang, compressor na lang kinakabit, tsaka evaporator sa harap. Medyo malapit na. Okay. Okay mga boss, medyo nagkaroon tayo ng problema rito sa ating Ertiga. Medyo mataas yung reading na nakuha natin, mga nasa 40 plus. So hindi masyadong maganda, no? Hindi ako nag-calibrate ng bulb nung kinabit ko. Medyo nahirapan kasi tayo dun sa leak na hindi namin makita-kita. Yun pala, andun lang din sa dugtungan ng aming kinalas sa likuran, no? So matagal yung naging procedure namin. Ngayon pinapabaklas ko ulit. Tapos yung thermostat natin, hindi rin siya nag-go-off ng maganda kahit nakasagad na. So papapalitan ko rin ang thermostat na panibago. Papapull out ko lang muna ulit, dahil i-adjust ko ng konti yung ating expansion valve. Okay, late na naman kami. So, pero good na, malamig na, wala namang masyado ng issue sa lamig, pero hindi tayo komportable pag nakakuha tayo ng ganung reading na napakataas, no? Ang gusto natin pagka bago ang condenser, dahil bago ang compressor, makakuha tayo at least man lang mababa ng 40 o 35 PSI lang, no? So, try nating i-adjust ng konti yung ating expansion valve, no? Okay, testing ulit tayo mga boss. Vacuum ulit kami, tapos maglo-load ulit kami ng Freon. Subukan natin kung anong reading na, kasi kanina medyo mataas talaga. Hindi tayo komportable ron, sa 50. So dapat mapababa tayo ng mga 35 o 40. Okay mga boss, medyo nakakuha ako na mas maganda ngayon kaysa kanina. Okay, nag-automatic pa siya. So kanina kasi talaga mga boss, nandun sa 40, sa 50 plus yung ating high side, ay yung low side. Ngayon, kahit pa paano, nakababa na ako ng halos 35 na, no? So, 36. So ganyan naglalaro, sa automatic. Naka number 3 yung hangin natin mga boss.
pinataas natin kasi chine-check natin kung kaya niya mag-automatic sa number 3, number 2. Yung number 1, walang problema mga boss dahil talagang mag-off yun dahil mahina ang hangin. Ayun o, number 3 itong setting ng ating hangin sa loob. Nag-automatic. So medyo talagang kalaban mga boss yung pyesa natin na kahit bago mga boss, lalo na mga replacement. Ang hirap ito no, mga boss no. O baga parang kailangan mo pang hanapin kung saan talaga siya mas maganda mag-a-adjust no. Yun nga lang sa atin naman, hindi naman natin pinapakawalan basta-basta yung ating kliyente na hindi natin nakukuha yung ating gustong reading at saka gustong lamig no. O importante, hindi tayo sumusuko mga boss. O hindi ko na pinakita kung paano namin kinalibrate yung adjust yung ating expansion valve dahil yung iba ayaw namang maniwala sa ganyan no. Hindi naman tayo pare-parehas pero sa amin, yung experience namin, so yun na nagtuturo sa amin kung paano kami mag-adjust o kung paano kami magpalamig ng aircon no. Kasi minsan pag sinasabing wala sa libro, tama yun, wala sa libro. Pero yung actual kasi pag minsan, dun mo siya hahanapin mga boss eh. So hindi naman tayo kumukontra sa libro no, kung ano man yung base o yung basihan natin sa ating pagtatrabaho, lalo na yung kung may manual tayong ginagamit o sinusunod. Pero sa atin talaga, ang hirap isbilingin ng ating mga piyesa mga boss. O yun lang mga boss, talagang na-challenge kami dito sa customer natin ito no. So ating Isuzu Ertiga na to no. Pero maganda eh, kahit paano nakakuha tayo ng gusto nating reading. High side low side yan yun mga boss. Okay? Okay mga boss, natapos na rin kami dito sa ating ginagawa na Isuzu Ertiga no. Medyo talagang Altera. Dalawang beses na yan. Sorry Altera. Okay. Medyo talaga napagod kami rito. Alam naman ni Sir Julie kung ano nangyari. Eh boss, ikaw na akong magkukwento kung sakali na kung ano yung ginawa na rin dito sa iyong sasakyan, no? So medyo talaga masalimut konti. Kailangan lang talaga ng tiyaga. So ayun, Sir Julie, maraming salamat po. Kahit pa paano, napapasyal kayo dito sa aming maliit na shop, no? At syempre, si Sir Julie ay retired army ano, Armed Forces of the Philippines natin no. O shout out natin yung ating mga magigiting na mga sundalo no. Saludo tayo sa mga sundalo natin dahil andiyan din yung ating kapatid sa gobyerno no. Nandiyan din siya sa Philippine Coast Guard naman pero si Sir Julie army. O yun, maraming salamat Sir Julie. O yun. Kung sakali ikaw na magkwento, kung sakaling makaka-comment ka din sa amin ka ipo-post na to. At ito yung ating mga kasama. Ano masasabi nyo sa ginawa natin? Mga boss, hindi natin nakuhaan yung mga nangyari dito sa ating sasakyan, no? Pero talagang na-challenge kami rito dahil yun. Si Sir Julie na makakapag-kwento kung sakali man, no? Pero talagang yun ang nangyari dito sa amin. Kasi may mga leak kami na hindi agad nakita. Na-leak test mga boss, na check na namin bago ikabit. Pero talagang may mga pagkakataon na umu-open siya mag-isa. So yun ang na-challenge kami rito dahil halos lahat ng system, lahat ng tubo, iniisa-isa namin mga boss. Pero wala kaming na-detect hanggang sa bumalik ulit kami dun sa aming evaporator. Andun lang din sa dugtungan ng expansion valve nagkaroon ng trouble. Pero yon bago doon, eto pa. Hindi pa rin kami naging kontento doon sa aming reading na nakuha. Kaya nagbaba pa rin ulit kami ng evaporator para mag-adjust ng konti doon sa ating expansion valve. Kaya talagang challenge sa amin to. So minsan mga boss, ganun talaga. Ang hirap talaga ng mga piyesa sa ngayon, no? Kaya talaga yung iba, pinipilit talaga na i-push ang original, no? Pero talaga napakadugo naman, no? Kung mag-uurig tayo. Pero tayo naman dito, kahit pa paano, ginagawa naman natin na maging maayos pa rin kahit naman hindi tayo makapagkabit ng mga mga legit na original, no? Ginagawa pa rin natin na makakuha ng halos kasing lamig ng mga original natin. O ayun lang mga boss, nagpapasalamat kami sa inyo at shoutout sa inyo lahat. Doon sa ating mga hindi ko na isa-isang shoutout, hindi pa tayo nakakapag-ano. Dahil medyo busy pa mga boss, dahil yung ating shop, hindi pa talaga matapos-tapos, andyan yung ating mga gumagawa rin. Okay, shoutout sa ating gumagawa doon. O, yan yung airpot ko, tsaka si yung bayaw natin, si Kuya Beck.
Si Paring Arman, yung ating masundyan, yung gumagawa sa atin dyan. Okay, yun lang mga boss. Maraming salamat. Ingat palagi. At ingat din si Sir Julie. Okay, thank you very much. Thank you mga boss.